ng ECQ, pero I believe tuod kay kita nagatuo nga diha sa atong mga pagdai ang Dios motubag sa tanan nato mga panginahanglan. Amen. Oh, salamat kayo sa Ginoo gitubag ang atong mga pag-ampo. Ang Negros Oriental karon until now COVID free. Salamat sa Ginoo atong pagpasa sa Ginoo. Haleluya. Salamat na ang Dios nagtubag sa atong mga pag-ampo. Nagluhod ka lang na sa Dios. Oh, ang Dios nagtubag niini. Amen. So ako gintari sa matagusa, although dila niya punta, we should be watchful kay unsay at ang unsay protocol ato lang kung giyapong nagilingot. Aron nga ang matagusa, mahimo lang giyapong intact niya sa unsay atong pagabuhaton. Amen? 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 So salamat sa Ginoo. Pero awala kang sakit taroy ng lamanuhay. Okay na ba na to? Amen. Awala sa taroy ng lamanuhay. Mao nga, salamat sa Ginoo. Ang Diyos maayo kayo. Itagaan diya po tao freedom sa Ginoo na makadayag nito sa Diyos. Amin niyo mga isungon, siguro sa atong lugar karong pipila na lang siguro kasimbahan ang nagsimba na kanang parehag yun aning. Corporate worship is very important. Importante kayo ang corporate worship. Kay ano ang kaaway ng corporate worship, kaning pagsimba na tinibuo, kanang ingon ani, kanang daghan yun, kanang ang church-wide yun ang pagsimba, kay balo ang yawa na mapildi yun siya kung ang simbahan maoy magdayag na to sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Unang uyan kung sa yagi mo, yagi disperse, iahanggi, kanini ang gidismantle ang corporate worship, para nga walang igong gahong ang church na makabatok sa nabisan-unsang trabaho sa kaaway. O nga, unsay atong buhaton, mubarog ka sa pagdayag nga na sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Muna nga, ako gingkari sa matalusa, for 14 days, natong nga enhanced community quarantine, 14 days po ang ato ang topic na itong ginala. O ganun, niyata sa katapusan ng topic, karong gabi una. Karong adlawa, katapusan ng topic ang ato ang pagadatron. Pero sa dili pa kumuhad ko sa katapusan ng topic, ako ang dagon o sa ako sa ihatag ng overview ninyo, you can view our mga previous topics sa ato ang Facebook page na sa Christian Fellowship Church Gilgan City sa Facebook. Kung wala mo Facebook, ang face mask lang sa'yo gamita. So, ako tayo Facebook. Pero kung ako Facebook, pwede mo makaato dito. Wala na itong i-erase. Anaara at itong ibutang ang tipuog yung service at itong ibutang nila. Pero starting tonight, kanina topic na ron, thriller na lang ibutang dito sa Facebook, maklik ninyo nga ito sa YouTube. Ang the whole topic. Okay? Lucky pag itong praise and worship, at itong ipahimutang para nga ang matagusa makasunod na giyapon sa mga topics. Okay? Amen? Okay. So, ining gabi na, nag-discuss to, may tungkol sa confronting crisis. Unsaon pag-atubang sa mga crisis. Unsaon pag-atubang. Unsaon sa may atong pagabuhaton sa diyang mga atubang kag-crisis sama aming panahon karon. What to do when you don't know what to do? Unsa may pagabuhaton sa panahon na wala ka kay balon, unsay buhaton? In my personal testimony, when I was in the hospital, sa diyan akong misis na hospital, during the time, wala yun ko kay balo kung unsay buhaton sa pagkatinood lang. Bless kayo ka nag-ibutangan tag mga leaders. Kay ang ato mga leaders concerned na to kung doon ay mga panahon na naata sa sikonstansya, unya kung sulti kanila, sila mong tabang na to. During the time, wala ko'y kadugulan, wala ko'y ka sultihan, mura to maglutaw, maglakaw, kaya wag kong kapalugod sa akong buhato. That was the first time na minumor me o hospital, may add to me o dako ng hospital. First time dito na mo. Doon kay sa panahon na doon ay dakong circumstansya, doon ay bad report, labi na o great multitude, labi na o dakong circumstansya, dakong mga pagsulay, wala yung kakaybalo kung sa'y angay ni mong buhato. Are you with me? Makami pa tayo na. Pero wala ito naka-experience yung ginala. Nga ka na, mahangang ka sa problema. Labi ng personal yun na problema. O niya, pagkabot sa personal yung problema, mahangang ka. Okay, what
against nila, aron mapapawaon sila sa ilang nasod, aron ma-disperse sila sa ilang nasod. Ug aton tay mawad sa kabalok kun sa ingon niyang pagabuhaton. As a matter of fact, ang una niyang gibati kahadlok. Pila man ato dinhi nga pagka dugog nimo nga makapatay ni ang COVID, pila man ato dinhi nga nahadlok ka. Kay normal gina sa tao nga mahadlok ka. Ayon me. Mubatay yung kakaadlo, kinigtanaw ni mo sa TV, nigturnaw ni mo sa TV, makita ni mo, doktor, patay. Nurse, patay. Tagiya sa hospital, patay. Presidente ng hospital, patay. Senador, takdan. Mga aktor, takdan. Unsa pagkakita, mga ordinaryong tao. Ayon me. Nasunta na to? Sila, kada tiyod-tiyod, hunglas ng alkohol, natakdan pa. Siguro ako ba na, naligo na? Kita, mukha ko to, ganyan sa hay, nanghinaw. Diba? Nasunta na to? Unsa ba kakita mga ordinaryo, mga residente? Pero, ang nakanindot kay na ilalom sa dugo ni Kristo Jesus. Amen. Nakabunan ta sa dugo ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Dali, doon na rin prophecy. Nga doon na kayo mas muabot ani, mas grabe pa nga plig, mas grabe pa nga kamatay nga may tabo. Doon kay kini mo nga klase nga plig, kini mo nga klase nga pandemic. Pandemic tao, gitawag niya po ni pandemic. Sunod ani COVID-19. Pandemic siya, tungod kay daghan pa, mas daghan pang mga matay ang musunod ani. This is a prophecy, ha? Prophecy yan is yan. Doon ay usang katawag na nag-prophesy, katong Indian prophet, nga mo ay nag-prophesy nga ni Yolanda maabot sa Leyte, na minum mo ato? Ito si Sadu. Nag-prophesy siya, at siya naapay maabot ani nga mas grabe. Kunya pareha siya uglala sa pinaakan sa kanang ang putsukan o kanabita mo sa ito kanik kanabang dagan buyog o supaylain kanang lampinig puno pareha siya anak nga mabilin ang suyod pagkabilin sa suyod magsigit mulmul na maghalang na mag-init kung ang tibuok lawas yun niya mag-init yan gidescribe ang kainit kung sa kakainit unya anong tayo mag-grabe kayo ang kamatay na may tabok. Pero kay bulo mo kung sa iyahang assurance na itong mga Kristiyano rin siya, kadtong natabunan sa dugo ni Kristo Jesus, mas fair ang ilang kinabuhi. Amen! Amen ba? Kung nang tunay sa kaya na nagtuan siya, kanang nag-prophesy siya, nagpadawat ni Diyos Ginoo, kay aron sila matabunan sa amiling na dugo ni Kristo Jesus. Amen? Amen! Kung nang kitang mga anak sa Diyos, dilita angay mabalaka, amin ba? Pila man ato dinhi ang residente sa langit? Amen! Nakasiguro ba mo nga residente yung mo sa langit? Amen! Na kung residente mo sa langit, kinsa may magunaw na ninyo? Ha? Kung si Presidente Duterte nagunaw na ato ng mga residente sa Pilipinas, pila man ato dinhi ang muto nga ang Diyos nagunaw na ninyo? Amen! Kay residente ka sa langit. Amen? Amen! Atong pagpakala kung ninyo Diyos. Atong pagkasunti, pagkasunti, sinay mo tapag frontliners. Kung ay frontliners sa Pilipinas, ang langit guna po sa mga frontliners. Ang tanan niyang mga anak, iyan ang protektaran sa bisan unsang kamatay ang kalibutan. Amen? At ang pagpakan at ubuhin ng Diyos. Kaya the reason, hindi lang punta, ako nang isulti. Walang may silbi ang pulong sa Diyos na nagsaad siya nga mubalik siya, pinaagi og sakdaw, iyang kuhaon ang iyang mga katawhan gikan sa yuta, iyang rescuehon. Kun maapilta sa COVID ba? Maapilta nang sa panansunod nga pandemic. Kung maapilta, kung wala na yung Kristohano nun yan, wala yung silbi ang pagbalik. Kinsa po kayang balikan, wala na. Are you with me? Amen. So, i-spend yun niya ang iyong mga kanakan until such time na mubalik siya. Amen. Nasabta na itong may suot? Amen ba? Amen. Kung naunsa ito po ato, magkinaunsa
mawala sa pag-alaga sa Diyos. Amen! Amen? Ayaw ka atlo ang instruction sa Diyos nagto ni Jehoshaphat. Mawala po ng instruction sa Diyos na rin ka nato ka no. Iyon ang Diyos nagto ni Jehoshaphat. Do not be afraid. Do not be dismayed. For I am with you. The battle is not yours but God's. Dili ato o dili iya sa Diyos. Amen. Muna atong i-encourage ang matagusa asa may mas dako ang pangalan sa Diyos o ang pangalan sa COVID. Pangalan sa Diyos. Pangalan sa Diyos. Asa may buhay? Ang Diyos o ang COVID? Ang Diyos. Ang Diyos. Yan tagong lagi mo. Huwag pag may quarantine pa. So, sa quarantine lang, mahatlog na. Di na musimba kayo na yung quarantine pass. Nakapayosan na ito din na hindi. Kuhan? Wala, no? Wala. Ano na nga? Actually, itugutan na kita sa Diyos na magsimba na ito sa Ginoo. Amen! Amen! At upagpaka na ito din na sa Ginoo. Quarantine pass, wala ito kami. Mga department store, ano sa din na, Changi, di alam ko, pero pag ang simbahan, nakapayosan ninyo rin. Wala kayo quarantine pass? Hindi ka pwede musulod. Nawas, Kate? Wala. Okay, so muna ako, encourage mga tago sa palihog ko, umingon sa atong tag-satag sa kamakaisunan. Balik ka sa hinahinay at balik sa normal na mga pamagi. Because I believe na ang Diyos doon naging pagkabuhat doon sa corporate mission. Amen. Amen? So salamat sa Ginoo. So, unsay gihimo ni, ang gibati siya kadlok, pero iyang giparalyze iyang kadlok muna yung first step or step one. Giparalyze niya iyang kadlok, pagkawaman iyang energize iyang pagtuo, unya pagkawaman ni standing up inside siya, iyang ipabarog ang sulod niya, unya niadyo siya sa lugar, ganit ang Diyos. Nagatubag siyang mga pag-ampo, wala siyang usulod siyang kwarto o pag-ampo, pagkadungog niya sa kinimi ang balita na dili mayo, miadto siya sa balay sa Diyos. Inayong kapag balay sa Diyos. Miadto siya sa balay sa Diyos. O dito, itubag sa Diyos ang ilang panginahanglan. From me to thee, gikan ako ngadto sa Diyos. Always remember during sa sirkumstansya, muna'y kasagaran na wala na itong mabantay o di na kabantay. Nga sometimes, ang atong attention adto na sa problema instead na adto sa Diyos na madasmas na ko kaysa problema. Are you with me? Makalimot na ta sa gihimo sa Diyos. Unang ang next na topic is from now to then. Hinugdumi, unsa gihimo sa Diyos sa imo ang kagahapon. Pila mo na ito din nga doon ay gihimo ang Diyos sa imo kagahapon. Amen. The greatest miracle na gihimo sa Diyos sa kinabuhi sa tao, mao ang salvation of the soul. That is the greatest miracle ever happened in our lives. Muna'y pinakadako nga milagro nga gihimo sa Diyos sa atong kinabuhi, kanang kaluwasan sa atong kalag. Dili ba na nimo ang ayong kapasalamatan nga doon sa Ginoo? Amen? Amen. Ikaduha ngayon pasalamatan sa panahon nga nag-ampo kanya sa panginahanan ang Diyos na tubag ni ini. Hinugdum ito. Kahit the purpose ka nung araw pa hinugduman ko nimo para doon na ka-during sa imong present circumstance, sa imong circumstance nga na sa mga tubagan nung doon na kay paglaong sa unahan nga ang Diyos nga nagbuhat sa una makahimo gyapon sa pagbuhat karon. Amen. Doon na kay ma-renew ang imong paglaong nga tusunahan na doon gihapoy buhaton ang Diyos diha nimo from now to then. Then the turning point, always remember, lahi ang Diyos magtrabaho kaysa tao. Amen. Amin ba? Balik na ko. Lahi ang Diyos na magtrabaho kaysa tao. Now, during sa imong turning point, kung gusto ka na makadumog sa tingog sa Diyos, gusto ka makadumog sa pinadayag sa Diyos, iwakli usa ang imong human reasoning. Isalikway usa ang imong panguna-una nga tawhanon. Nga naman, dili ka trabaho ang Diyos kung naapanat nimo. Hello? Amen. God cannot move in His miracle when you have a human reasoning. Ang tao, hilig kayo sa, like for example, karon, kung sumay, hinilig. Hindi pwedeng magsimba. As a matter of fact,
ang karon naa sa mga bagong termino nga gipanggamit, ang tawag ani karon pagantigo, gitawag isa spiritual enhancement. Giris na ang church worship, giris na ang Sunday worship, giris na ang normal na mga terminology. Turkey ang trabaho sa kaaway, iya yung tantangon ang corporate worship. Asa daman na to, amin ba? Amen. So muna, atong encourage sa mga tausa, sugod ka ron, usbol po nato ang atong panglantaw sa unahan. And we have to stand on what the principle of the Bible is. Unsa prinsipyo diha sa Biblia, anhang amo barog. Kaysa pagkatinuod lang, if God is with us, who can be against us? Amen? Amen? Kung kauban nato ang Diyos, kinsa may makabatok nato? Wala. Amen? Amen? So during sa turning point, during sa dunay padayag ang Diyos, mo encourage ko ninyo, reject your human reasoning. Wala na di kinahanglan sa Diyos. Amen? Ang rason, human reasoning, ang rason nga nung gidilit ang panagtigo kay parang madelay or mahinay-hinay, maibanan ang kanang, kung sa'yo tawag na, kanang contamination, kanang pagtakot-takot, muna'y human reasoning. O sakto magiging naapod sa lain na bahin, sa logical na panghuna-huna. Pero sa Diyos lahi, ingon ang Diyos, nangita siya sa mga katawhan na nagsimba niya sa Espiritu Kamaturan. Amen ba? Amen. At itong tanawon, ining gabi una, wato ta sa last na step, unsa may nahimo o nahitabo nila ni Jehoshaphat nga nung nakadaog sila. At itong tanawon, next. Ang topic karon is victory in the valley. I will be preaching on the victory in the valley. Ang kadaugan diha sa kapatagan. Now, ato tanawon ang 2 Chronicles chapter 20, verses 22 to 24. Nagyan siya. Now, when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir. Diha ang sakutaman. Iyon diha, sa dihang misugod sila sa pag-awit o pagdayag nato sa Dios, ang Ginoo nag-ambush sa ilang mga kaaway. Can you just imagine? Layo-layo sa human reasoning ang gihimo nila ni Jehoshaphat, ang instruction sa Dios, ngayon ang Dios paunha ang taga-Huda, ang mga Juda, dili Judas. Dili Judas ang ipauna. Mga taga-Juda. Kinsa man ang taga-Juda? Ang Juda, the word Juda means praise. Mga worship team ang ipauna. In a worship team. Ang mga worship team mo ipauna. Now, in human reasoning, in logical reasoning, maunin niya, kung ba tini, gubat, nasod, batok, nasod, Israel and Judah versus Moana, Amorites, Ammonites, Moabites of Mount Seir. Tulong ka mga nasod ang kontra sa mga Israelita. Now, kung imog tanawon, nga ng worship leader, mga worship team nila gipauna, instead na sundalo mo paunod. Yan, kinirabag yung mga worship team, mga sabaan. Grabe mo singgit. Una-una ko naman, gubat ang ipadala instrumento, gitar, instead na bakaw, instead na espada, kay gubat maninia, ang ipauna, mga worship team ang ipauna. Ang mga general niya ras loyo. Sa inyong una-una, di ba opposite kayo sa human reasoning? Nasabda na to? Dapat, dapat unta ang paon mo ni Jehoshaphat, sundalo pa. Sumali nung mga sabahan may ipauna. Ayaw mga nakanindot, ang naguna, mga nindot mabutingo. Di ba mga yabag? Pero kayong muna-una, ha? Imbis pa po kayo, oh, ko ito rito, mga naanak. At, rin ko ng titi, hindi ko makikita.
niya ang Biblia na ginoon siya. And when they began to sing, sa diha ay nagsugod sila sa pag-awit. Eh na na yung kapag pagsugod, pag-awit. Sa pagsugod pa lang, wala maging ang Biblia. When they finish singing, wala maging ang Bible. Ang Bible na isa, when they began to sing and praise, sa diha, may sugod sila sa pagdayag, pagkanta na ito sa Diyos. Ang Diyos ng trabaho na. Amen. Hallelujah. Amen ba? Pila man ito rin eh. Sa panahon sa iyong sirkunstansya, isoon, musugod ka niya kag-awit na ito sa Diyos. Ang Diyos magtrabaho po. During the turning point, reject your human reasoning and receive God's revelation. Amen. Obey God's revelation and God will make a miracle for you. Amen. Ang Diyos magtimo sa pilatro, kung siya na ito mo? O nangyayon ito mo? Who had come against Judah? And God and the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir. Who had come against Judah? Ang mga worship team ko'y naguna din tuman. Di sila mo'y kiatubang sa Moab, siya mo'y kiatubang sa eh siguro, maunas na gamuwag, ngayon na gamuwag. Noong saan mo rinuon yung mga Israelita, maroon yung nabuhang imbis. Sundalo mo yung kaaway, noong saan mo rinuon yung mga kusuma mo singgi? Kusuma mo yung praise the Lord! Hallelujah! Amen! 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 Puma na mo ikipauna! Noong saan ito mo? Ah, ito tanaw. For the people, amen. Against Judah, and they were defeated. Worship team, ang ipaw na napindi ng mga sundalo. Ayun yun eh. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir. So tulog na klaseng nasod, ang naitabog, gaunay silang tulog. Ang duhang na grupo, Moab o Ammon, nagkumbayan sila against Mount Seir. Pagkaurot ng kamatay sa Mount Seir, ang duhan po'y nagkatubang, nag-unay silang duha. Tawa? Nahihiri. For the people of the of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. Gihurot yung pamatay mga Mount Seir. And when they had made an end of an inhabitants of Seir, pagkauman lang patay sa mga taga Mount Seir, they help to destroy one another. Nagaunay sila. Pila may mutuon na ito, ang tubig pagkabot sa Giyon na nagunay sila. Amen. Ay nagsugod at awit na ito sa Diyos. Amen. Ha? Hallelujah! Pagkabot dito, bisnihan, ha? Pagkabot, nagkabungkab pa yun sila, huwag yun nakasunod sa Giyon na. Amen. Ito papangan ang tubig ng Diyos. Ano na? Yung mga tao na nag-die, atlaw, na ito sa Diyos. Amen! Amen. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude, and they were where? There were their bad dead bodies. Pagkakita nila sa mga katawan, pwedeng pagkabagaa silang tanan, puro na patay. Siguro, kung imagino ni mo ba, ato alam nga, ubus niya panguna-una. Ang kasamput sa nana, mag-prinsin niya. Na, mag-ilas ka na nag-prinsin na. Ay, kung inanurot sila kamatay. Gayun, wala na. Mag-ilas ka na nag-prinsin na. Nag-prinsin-prinsin. Pagkamatay ko sa, anag-unay ko, meron ko sa ikawaling ko. Kaya ang Biblia na iwan sa, huwag yung usang nabuhi. Huwag po'y usang nakaiskapo. Ano yung rin ako? Fallen on the earth, no one had escaped. Huwag yung usang nakaiskapo. Are you with me? Amen. Amen? Amen. Muna'y trabaho sa Diyos sa panahon nga imong gidawat ang pinalayag sa Diyos. Kasabi na ito, may isang, every time na doon na kay sirkumstansya nga nasa mga tubangan, ayaw mo na kung i-reject yun ng human reasoning. Reject your human reasoning because God will move in your behalf. Amen? Amen? Pagkahuman ani, ang story pagkahuman ani, morning niya, ang tanan nga ilang kaaway nga nangamatay, daghan kayong dala ng mga valuables, mga gold,
unsay ilang gihimo, tulo ka adlaw nilang hinako sa daghan kayong panalangin. Amen. Ayaw, amen. Pila man ato din nga mutuo ang pagkauman ani dunay panalangin nga naabundan sa panalangin na ato ang Diyos. Hallelujah, kapatid ko sa Diyos. What a victory for Joseph, a man who at one time confessed he didn't know what to do. And what a tremendous victory you will experience when you apply the same steps he took to confront your own difficult situation. Maupun niya po na may kabuhan na itong mga ito, na'y panahon, mawalang takagulong, sir, angay natin pagkabuhaton. Pero sa panahon, mawalang takagulong, angay din mong pagkabuhaton. O niya, mangayong kas kinoong pinadayag, ang Diyos mong padayag. Kung imong buhaton ang ipadayag sa Diyos, ang Diyos mong move para ni mo isuwan. Amen. Amen? So, ano na yung patkabutan? Nga benepisyo sa diyang makadaog ka, ang pila man nato mamutuo din ni nakitang kanan madaog mo na. Sa Diyos ang kalibutan dito sa krus sa Kalbaryo. 2,000, more than 2,000 years ago na ang nakalabay, ipindi na sa Diyos ang kalibutan dito sa krus sa Kalbaryo. Kitang tanan, madaog mo na. Amen. Bisang kunsong situngsansya sa atong kinabuhi, madaog mo na ka. Amen. The only thing you have to maintain and you have to position yourself in victory. Kabantay mong Pacquiao. Si Pacquiao, umuato na siya ring. Kita ba kang Pacquiao na sige atras? Na ba? Wala! Unsa yung imo? Nagpakita siya na champion siya. Siya mo'y nasigig dasta sa iyong kaway. Tulkay kay Malusio na champion siya. Nakadaog na siya sa away. Iyan ipakita sa ring na malalaon siya. Amen! Nakadaog niya tatungod sa dugo ni Kristo Jesus. Amen! So ayaw ka mo! Ayaw me! Amen! Ayaw ka haplo! Muna instruction sa Diyos, do not be afraid! Ayaw ka haplo! Amen! Amen! Amos, pagkatinoon, mga eksyon, risko niya tumihin ko. But I have to stand, mabarog ko, in behalf sa gingharihan sa Diyos. Amen. We have to stand na ang hari nagpaabot, alasay sa gabi ang hari nagpaabot, nagdunay mga katawhan na magsimba niya sa Espiritu o Kapatawa. Amen. At upagpakan natutuloy ng Diyos.